may luto ko, be. Di mo malang tinignan. Mila. So, soup. Ayan, sarap. Ano yan? Malutong. Napaka-tostado naman. Siyempre, ang sarap yan. Tagal mo din nagbablog. Napaka-consistent natin. Ako kasi ako. Kaya ano eh. Hindi ko sabi. Ayan. Wala eh. Wala namang ano dito. Pagkukusa dito, kailangan sasabihin pa. Yung manamoy, sunog na. Talaga. Ito sa'yo? Tapusin ko muna itong niluluto ko at para makakain na kami. Okay guys, mamaya ulit. Bye! Niya ba guys yung kasama ko habang ako nagliligpit yung isa nanonood ng vlog. Sabihin ko raw sa inyo kakaka-out lang daw niya sa trabaho. Ayan o, oh, kita niyo. Ang buhay ko dito ganyan. Nanonood lang ng mga ano to. Nanonood lang ng vlog. Ako habang nagluluto, siya naman nanonood ng vlog. Good afternoon guys. Medyo matagal na naman kami nawala, almost 2 weeks kasi medyo naging busy nitong holidays. Tsaka sunod-sunod meron kaming bisita rito sa bahay kaya hindi kami masyado nakakapag-vlog kasi syempre nasikaso namin yung mga bisita. So ngayong araw na to, day off naman ako, si Aimee may trabaho. Tapos yung mga bata nasa eskwelahan. So yun, si Aimee medyo busy siya sa trabaho ngayon kasi alam niya naman sa accounting, I think end of the year or start of the year, basta busy sila Aimee ngayon. So ngayon, bali, eto ano lang, regular routine ko lang sa bahay. So kadalasan gano'n talaga sa umaga, konting linis. Alam niya naman kapag may mga bata, ang lakas magkala. Ito sa amin kasi ang gusto namin, yung kahit konti, kahit 10-15 minutes lang, maghawan-hawan, kahit hindi masyado malinis, basta bawasan lang yung mga kalat, yun, vacuum, ayusin lang yung sofa. So ngayon naman, ang gagawin ko magluluto kasi wala kaming ulam. So hindi pa ako nakakapagligpit dito sa kusina. Yan, so pasensya na medyo magulo yung kusina namin. Kainan namin ng breakfast, so liligpitin ko lang siya. Tapos magluluto ako ng pangtanghalian. So pag sundo ko mamaya sa bata, pagbalik nila may ano kami kakainin. Ito yung nabili namin na steak doon sa Safeway. Kasi nag-sale siya, bumili kami. Yung isa, niluto na namin. Yun, sabi ni Aimee, ano daw eh. Lutuin ko raw yung salpikaw ni Chef RV. So, manonood ako ngayon ng YouTube. Susunod na ako pa paano ginagawa yung beef salpikaw. So, yun guys. Samahan niyo ako. Magluto na tayo, ha? First time ko natikman kong salpikaw, nagluto si Aimee. Ginaya niyang recipe yung kay Marjorie Barreto. Sarap naman siya. Parang ano, para sa akin, para siyang may pagka-lasang adobo eh. So, since parang adobo siya, so naisip ko maglalagay din tayo ng itlog. So, maglalaga ako ng itlog. So, lalagyan lang siya ng tubig. Pag naglalaga kami guys ng itlog, ito yung parati namin ginagamit. Tapos, madali lang siyang gamitin. Lalagyan mo lang siya tubig. Tapos, lalagyan lang namin siya ng butas. Meron siyang pambutas dito guys. So, ayan, nakita nyo to. Merong parang ano siya, parang karayom. Tapos bubutasan lang namin siya rito sa taas.
Kasi ano yan eh, para yung, alam nyo yun, di ba, pag naglalaga kayo ng itlog, pag nagpapakulo kayo, nagkakaroon siya ng crack. So pag gumamit kayo ng ganito, pag binutasan nyo, hindi siya magpo-produce ng crack kasi ang mangyayari, yung hangin sa loob, marirelease siya doon sa mga butas na yun. Kaya okay din siya. So yun, lalagyan mo lang siya ng tubig. Tapos, kasi ang gusto namin, ako ha, gusto ko yung kapag naglalaga ako ng itlog, gusto ko yung consistency niya, yung medyo basa-basa pa yung ano niya, yung pinakapula niya. So para ma-achieve namin yun, since parati namin ginagamit to, parati namin siyang inoorasan. So ita-timer ko lang siya ng 11 minutes and 30 seconds. Tapos yun, pag start mo, yun, pindutin mo na yung, ito yung start niya, sabayan mo na rin. So once na nag-alarm to, kailangan hanguin mo na siya. Nagka-crack. Merong isang nagka-crack, guys. Pero otherwise, lahat, ano siya, intact siya, oh. Pagkatapos ng timer niya, pag naluto na, ilipat ko lang siya dito sa may, ano. So, binababad ko siya doon sa tubig na may yelo para hindi na siya maluto. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, mainit pa kasi yung itlog, maluluto pa siya. So, kung gusto niyo yung medyo basa-basa pa yung pula niya, i-ano nyo, ibabad nyo agad sa malamig na tubig para hindi na siya magtuloy-tuloy maluto. So, ganun lang guys. Yun lang. Nagluto na nito, pero ang gamit niya yung recipe ni Marjorie Barreto. Masarap naman siya, okay naman, pero subukan natin tong ano, tong recipe ni Chef RB. As before, I could wait for a thousand years, but it won't do us any good. Will you bet if you get the chance? We have playdate again tomorrow. Are you busy? No. With who? Jaden. Who else? That's all, just you. What happened to Sean? Will you bet if you get the chance? I know I surely would. So, yun guys, siguro maiksi lang yung magiging video natin today. Para lang ma-update namin kayo, kaya meron kami yung vlog today. So, sana sa susunod, medyo maging consistent na yung pag-upload namin. So, may tinetesting akong ano eh, sistema. So, hopefully, itong sistema na to medyo okay para makapag-consistently na makapag-upload kami ng video. And gusto nga namin pala uling i-congratulate yung mga nanalo dun sa nakaraan na parapol namin. So, yun nga, na nag-enjoy kami ni Amy. Talagang tuntua kami dun sa ano, sa proseso nung mahirap siya, matrabaho, pero nakakatuwa talaga. Tapos nga pala, meron nga pala kaming na-receive na message dun sa ilan sa mga tinulungan namin na dialysis patient. Especially doon sa yung kasi meron tatlong nanalo na in-sponsor, I mean, donate nila doon sa dialysis yung napanalunan nila. So ipinamigay na namin, tapos nag-send sila ng message. So yun, ipapakita namin sa inyo, humingi kami ng permission. Sabi nila, okay lang naman daw ipakita sa video na to yung message nila. Although hindi nila alam na, na nagbablog kami, I don't think alam nila. So yun guys, so ipapakita namin sa inyo. Hindi pa napapanood ni Amy. Kasi sabi ko, ayokong manood siya habang ine-edit ko. Kasi inaasar ako nito kapag nakikita. Umiiyak na naman ako. Yan, umiiyak ka na naman. Kaya yun, nila ko yung pinto. Hindi ko pinapakita sa kanya ine-edit ko. So, ngayon pa lang yung makikita. Okay, guys, panoorin niyo. Ang hirap naman talaga sa video. So, yun, pinanood namin, guys. Ayun, 10 beses ko siya pinanood.
beses din ako naiyak. Kaya yun guys. First time niya mapanood eh. Hirap magkasakit sa Pilipinas. Oo, sobrang. Kaya yun guys, maraming salamat dun sa mga nag-sponsor. Tsaka meron ding iba yung mga nagpasalamat, through text na lang. So hindi ko nababanggitin kung sino sila, pero ayun nga, yung mga unang nabigyan ko rin. Oh, nakakatuwa kasi ano, appreciative naman sila kahit maliit lang. Tsaka alam mo, hindi ka manghihinayang, lalo na pag alam mo na nakatulong ka talaga. Tsaka alam mong magagamit nila yung pera, talagang ano, makakatulong talaga sa kanila. Tsaka yun nga, sabi nga namin, okay din yung magbigay ka kahit konti. Kesa sa, alam mo yon, marami kang ang pera pero ikaw lang naman nag-e-enjoy. At least yung may mga tao na konti lang yung binigay, yung konti lang binigay mo, ano yun, kumbaga habang buhay maalala kanila kahit maliit lang. Alam mo, merong Guzman family or yung ibang sponsor na nagbigay sa kanila ng pera na, alam nyo, kahit maliit lang, habang buhay maalala nila yon. Na isang araw merong nagtumulong sa kanila na ganun mga tao. Kaya yun lang guys, na-share ko lang. Ayun, kakatuwa lang. Iyak na naman ako. Ayun guys, tama na. Panoorin nyo ha. Panoorin nyo yung ano. Yung video na yan. Pagkita sa video, so tapos na. So kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Ayun, kahit di kayo mag-subscribe, basta mag-like lang kayo, tsaka mag-comment kayo. Okay guys, yan. Maraming salamat. Panoorin nyo bago kayo matulog. Maraming salamat po. Bye! Maraming salamat po. Mabayaran ko po ang 3 months na pinihirit ko ngayong January to March. Ako po si Madre Christina Chico po, na taga Pampanga. Asawa pong dialysis patient at may heart failure. Maraming salamat po. Nandiyan po kayo at handang mag-share sa mga katulad po namin na kapaspalan po. Kasalukuyan po kami ngayon naka-admit sa Jose B. Lingad General Memorial Hospital dito po sa San Fernando, Pampanga. Kasi nalina na po yung asawa ko ng 3 bag na dugo at baka po bukas isa pa po ulit. Nangangailangan din po kami ng dugo. Family Terencio, Family Baguyot, and Family Antiporta. Dahil po sa inyo, nakabayad po ako ng PhilHealth. Sa tulong nyo na binigay po. Ako yung tapos na tapos. Salamat sa inyo na binigay nyo itong tulong. Salamat po. Magandang umaga po. Naisa po namin magpasalamat sa mga tumutok nito sa akin. Malayo man po kayo, hindi po kayo ng dalawang isip na magpaabot ng tulong sa Terencio, Antiporta, at Baguyot Family. Maraming maraming salamat po. At siyempre po, sa Guzman Family po na naging daan at naging tulay para po may matulungan kami dito. Salamat po kasi nangangailangan po talaga ng tulong na yung association. Maraming salamat po. Maraming. Thank you po.